Psalm 103 to 4. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all iniquities, who heals all your disease, who redeems your life from destruction, who crowns you with the loving kindness and tender mercies. Of course, it is God, Sister M, di ba? Siya ang Panginoon naman po, nagpapagaling talaga eh. Pero yun nga po, nakalagay po doon sa binasa po natin, forgives. Forgives. Ibig sabihin, meron tayong kasalanan. Mm-hmm. Ang ibig sabihin po, pagkakasalanan po, yan po ang nagiging barrier po sa ating kagalingan. Amen. Kasi narinig ko ito, Sister M, siya, ang kasalanan po ay sakit. Mm-hmm. Sin is a disease. yung pong sin na hindi po nagagamot ang ating Panginoon, lumalala po yun eh. Amen. Lumalala po yung kasalanan po natin. Amen. Kaya nga po napakahalaga po yung ating paghingi ng tawad. Amen. At yung pong pagpapatawad din po natin. Yung po ay nagiging sanhi, daan, para po magkaroon ng kagalingan doon sa tao. Amen. At sa iyo. Amen. No? Yan ang isang napakabuti po doon sa ano. Pagka po tayo ay nagpatawad, hindi lang po yung pinatawad natin na nabe-benefits, kundi tayo pong nagpapatawad. Amen. James 5 verse 15, and the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. Ibig sabihin, ang pananampalataya din, kailangan din po, susi din po sa ating kagalingan. Mm-hmm. Siyempre, saan ka ba naniniwala? Minsan po, ang merong mga tao po kasi naniniwala saan? Espiritista. Amen. Para gumaling, no? Yung mga sa Bisaya, tawag na tuo-tuo, no? Sa atin doon, anong tawag natin doon sa Tagalog? Magpapagamot ka, pupunta ka sa ano, may mga ritual-ritual, no? Yun yung isang bagay na ano. But of course, brothers and sisters, sabi po ito sa scripture, in Sirach, kailangan natin ang doktor. Amen. Amen. Ginagamit ng Panginoon ang mga manggagamot. Binebless po ng ating Panginoon ang mga manggagamot. For Amen. Us to confirm yung ating pong kagalingan, yung ating pong karamdaman. Amen. Kaya nga po, tinatanong, pagka nagpa-check up po tayo sa doktor, ano sabi na, anong nararamdaman mo? Anong na-experience mo? Minsan, nung araw, parang naano ko doon, Sister MC, bakit doktor ka eh, di ba? Meron niya nagsabi, doktor ka eh, ano ko manghuhula? Ganon din sa ating Panginoon. Sasabihin natin sa ating Panginoon, ano yung nararamdaman natin? Amen. Ano yung sakit natin? Mm-hmm. At hihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Amen. You know, my brothers and sisters, marami po kaming na-receive ni Sister M. Last week ang marami, no? Last week. May mga nagpasalamat din, meron din pong humihingi ng kagalingan. Amen. Continuous praying para po sa kanila pong kagalingan, yung meron pong mahal sa buhay na may karamdaman, anak, magulang, kamag-anak, kaibigan, no? Yun ang masarap eh. Nakikita ko sa renewal sa SRMC, hindi lang po inaatupag ang sarili niya. Mm-hmm. Pati po kapwa niya, no? At saka Brother V, may nabasa ako at na-experience natin na mas matibay daw yung panalangin ng iba para sa iyo. Amen. Rather than panalangin mo sa sarili mo. But of course, panalangin natin sa sarili natin. Kailangan din po yun. Yes, a sign of humility. Yeah. Tawag doon intercessory prayer. Amen. No, amen. Di ba, Sister M? So marami rin po nangangailangan ng guidance, directions, no? Yung wala ng saya, wala ng kagalakan, wala ng kapayapaan, natatakot na. Amen. No, meron nga po minakatagpo, Sister M. Takot tumanda. Di ba? Parang galit na galit sa pagtanda niya. No? Yun yung mga kailangan natin ipagdasal. Amen. Yung mga nahihirapan, may mga karamdaman, yung mga nagugutom, yung mga tao po na nasa bilangguan, especially po yung mga walang kasalanan. Amen. No? Yung mga kailangan ng trabaho, yan. Yung mga safe travel, visa, nangangailangan ng visa, kumuha ng mga board exam, no, para makapasa. Amen. Yung po mga sawing palad, ang pangit naman pakinggan yun. Ganun din eh, broken hearted, sawing palad, pareho din yun eh. Nalulungkot. Yung mga may addiction sa drugs, sa gambling, sa alcohol, no? Yung mga financial problems. Let us pray for them, my brothers and sisters. May mga nagpadala po sa atin, babasahin po ni Sister Emma. Amen. Dear brothers and sisters, let us include in our prayers continuous healing of Sister Blanche Gemeniano, Jen Cananciel, Alex Ignacio Estela Chin, Aurelia Atas, Corazon de Leon, Brother Joey Balete,
Cristobal Alvarado, Celeste Aranas, Sister Teng, Dr. Dania Mapalo, Patrick Moore, Jennybeth Villayo. Also for our brother Yoyex Carolino. And Reynaldo Paharda. Yes. For Mr. Jeff Gamulo. And also for John Dave Salvan and Sulita Fulson. And also a Thanksgiving. Parati nilang naalala, Brother Vic, yung sa Psalm 103 na kadugtong na hindi nila nakakalimutan ang mga blessings na binibigay ni Lord sa kanila. Kaya Thanksgiving sila. Especially from Brother Gino and Sister Carlota Giagonia. Amen. Kay, of course, our very own MJ Dulawan, Badeth Roy, Detsi Dugaduga, Jennifer Lam, Geraldine Hugang, at marami pang iba na nagpapasalamat po sa mga blessings ni Lord. Amen. So, let us pray, brothers and sisters. Let's offer a very, very short prayer from our faith, from our heart. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Panginoon, ang mga nagpadala po sa amin ng request ng panalangin, Panginoon, naniniwala at nagtitiwala kami, O Lord God, bless mo po sila. Pinagagaling mo po sila, O Panginoon. Yes. Especially po sa kanila po mga puso, sa kanila po mga damdamin, O Panginoon. Lord, we lift up to you yung mga continuous healing, O Lord God, sa aming mga kapatid. May sakit sa cancer, may sakit po sa puso, may diabetic, O Lord God, may sakit sa balat, O Lord God, may sakit sa relationship, O Lord. Lord, i-bless mo po sila. Lord, tinatas din po namin siya, mga kapatid po namin, na nagpapasalamat po sa napakaraming blessing na dumarating po sa kanila. Thank you, Lord God, sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, Lord, sa aming mga magulang, O Lord God, sa aming po community, the Love Flock, at sa iba't ibang community. Salamat, Lord, sa paggamit mo po sa bawat isa po sa amin. All these things, Father, we ask and we pray. The mighty name of our Son, Jesus, the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.